take it over with our next shoutcaster. Welcome to the floor, Sir Jello, for the second game. Kasama ko po ngayon si Sir Jello. Good evening, Sir Eman. Good evening, Sir Bern. Thank you so much. So, kamusta yung naging first game natin, Sir Eman? Grabe. Tano naman ako. Sir. Yeah, grabe, sir. Napakabilis at napakaganda ng kanilang strategy. So, for this team, medyo mabilis. Panagad ang Amon and Hayabusa, no? Hayabusa. So, madalas atang maban ngayon sa mga new games yung Amon kasi new hero siya, mahirap siyang kontrahin kasi very unusual yung pick na to. We have Nathan as well, an MM hero. So, medyo bagong hero din siya, pero yan, I think that's a good ban for Team Blue. Okay. Sa Team Blue, I think ito ba yung ano, tama ba, Sir Jello? Ito ba ang ating Eurydictus? Or it's the other way around? Let me check, Sir Eman. I think Eurydictus ata, sir, yung Team Blue. Ah, okay. So, Team Eurydictus itong Blue Team. Your team is picking. So, ayan na po. Kakaroon na tayo ng... I stand corrected, Sir Eman. Blue team is Arcapadas and red team is... Thank you. So, alam niyo na Team Arcapadas kung sino yung i-cheer nyo for this match. It's the blue team. So, first pick for the blue team is Kupra. So, we have a tank hero for the blue team. For the red team, we have... Clint. No? So, I think... Okay, they picked their core first, no? Parang, I think very unusual to, sir, na pipiliin yung core sa umpisa. Usually, ang pinipick sa umpisa, sir, ay mga support and tank heroes. Tama ka dyan, partner, no? Medyo inuna nila agad yung ang kanilang core to big shot. So, in the both teams, especially. So, ngayon, nag-pick sa Lunok sa team Eurydictus. Ay, nag-iba. Nag-change. I think... Namimili sila ng mage hero for the red team. Is it going to be Kadita or Lunox? Kina-excite lang pala tayo ni Bashi. Excite lang, sir. It's still Lunox. Napakataas ng damage nito, sir. Kapag sa late game, mukhang napakakating ng damage ng Lunox, sir, sa late game. Yeah, but ayun nga. So, they're banning again Lancelot. So, yung ito yung mga... Yes, sa mga hero na mabilis mag-kill and mabilis mag-get out sa team fights, no? Para makaligtas. Yes, sir. I think ang mga bans natin is usually parang mga rank game bans. We have Lancelot, we have Ling. So medyo iwas yung mga heroes, yung mga players natin sa mga assassins. And ito yung mga usual bans since hindi nila alam kung ano yung mga best picks ng mga players natin, ang binan na lang nila yung mga usual ban sa ranking. Tama ka doon, partner, no? Parang they're trying to scale the strength of the other team, no? They're medyo may tantsahang nagaganap. They're trying to see if kung gaano ba kalakas, kung ano ba ang kailangan nilang paghandaan dito sa kalaban nila. So, maganda rin tong first matches natin because you don't know kung ano ba talagang kung gaano ka kalakas ba ang iyong mga kalaban for this game. Okay. So for the blue team, we have X-Borg and Sun. Okay. So yung Sun nila yung kanilang core and we have X-Borg. For the red team, we have Alps and YSS. Let me for a while lang, let me check lang, meron lang akong problem sa internet connection. For a while. No problem, partner. Ako na muna mag-take over. So, we're waiting. While waiting dito sa ating match. Yan na. Kaabang-abang po. So, mga ka-TGI, no? So, let's see kung ano ang may haay ng ating Arcapadas versus Eurydictus. So, on the top, Beatrix, Farsa, X-Borg, Kupra, Sun for the team Arcapadas. And Shizunik, Jawhead, YSS, Lunox, Aldous, and Clint for Eurydictus. So good luck team sa
So let's hear the cheers muna ng ating mga sa team nyo. Okay. You know, marami ngayong go Arcapadas. Let's go. Arcapadas for the win. Tingnan natin. Let's see. I'm back, Sir Eman. Hello, partner. Ayan na. Start na ang game. Abang-abang ito. Di ko kasi alam kung ano ba talaga yung... Siyempre, mga new players to. Ngayon ko lang sila mapapanood. Grabe. Okay. I think their core is on top. Medyo kakaiba to kasi usually, sir, yung mga core natin, pumupwesto sila either sa mga farm sites na or sa mid para mabilis sila makarotate. Pero as you can see, sir, ito, yung sun natin sa kabilang team, nasa farm site na siya agad. Pero yung... okay, nagpalit pala sila, sir. YSS na pala yung core ng red team. Hindi na pala sa Clint. Kaya pala nasa top lane siya, off lane na yung Clint natin. Okay, so the blue, yeah, the blue team is the Arcapadas and the red team ang ating Eurydithios. So, yeah. Okay, and the mid, first blood agad sa early top lane. First blood from the top lane. Malakas kasi, sir, sa early game yung top lane hero natin from the blue team. Ngayon in the mid lane. Dalawa ngayon ang team Eurydithios na nakabang din sa mid lane. Same goes with the Arcapadas, dalawa rin sila. So right now I think they're trying to scale each other out kung gaano ba kalakas, kung paano ba sila, kung paano ang diskarte. Our partner. Okay, as we can see na nag-aabang dito sa bottom lane, I think they're trying to take down yung ating Xborg. So, tignan natin, medyo mahirap patayin kasi itong Xborg sa bottom lane dahil sa kanyang passive. Okay, Xborg uses his flicker. Okay, nakaabang na yung Kofra natin as a support. Meron silang YSS on the red team. So, ang advantage ng red team, Sir Eman, is yung YSS. So, meron silang mas malawak na vision sa map because of the ulti of YSS. So, mas aware sila, may map awareness sila because of YSS. Ulti. Tama ka dun, partner. No? Yan. So, partner, they're trying to go for okay, the mid lane. Farsa still don't have an ulti. But I think walang nagkaroon ng kill dun. Nagkatakutan lang sila ngayon. Now, Eurydithios taking down the turtle, so they're trying to get the buff and the gold early. So, I don't think kahahayaan to ng blue team na makakuha ng free turtle. Nice yun nga. From our sun. Naagaw pa nila, Sir Eman. 3v2. Naagaw pa ng sun yung turtle natin. And napatay pa ng ating Beatrix ang Clint sa taas din. At the same time. No? So, maganda yung pinapakita ng Arcapadas dito, mga kaibigan. 2-0 na yung Beatrix natin. Medyo kailangan nilang bantayan to. Kailangan na nila itong dalawin kasi masakit ang damage nito sa late game. Ganda sana ng engagement doon. But hindi nahuli ng Johed ang Beatrix doon? From the bush. Nakarandom yung Beatrix natin, sir. Tama ka. It was from the top lane. They need to rotate kasi mali-level gap sila dito kapag di pa sila nag-lane. So right now, medyo... Each team is trying to get gold for their items, no? So, lamang ngayon and the gold yung Arcapadas. Oh, siniga sa Torre, Sir Eman. Tama ka dun. Dado siya pakialam sa Torre, papasukin niya, may ulti siya. Pero so, right, mga kapalit yun. Grabe. Napakabilis ang ating mga laban, no? Magkakaibatan nyo at red team natin, Sir Eman. Oo nga. So, but right now, ay lamang pa rin ang blue team natin dito pagdating sa gold. So, lamang pa rin sila ngayon. Yes, Sir Eman. Obviously, kasi lamang talaga sila in terms of score. We have 4-1 sa score natin. Medyo close tayo sa 2,000 gold difference, gold advantage from the blue team. Kailangan gawa ng paraan to ng red team. But, I think lamang naman yung ating blue team or may laban naman yung ating red team sa late game because of the Aldous and the Lunox, no? Tama ka dun, partner, no? So, ngayon, medyo
They're trying to get their buffs, they're trying to get their golds muna before engaging dun sa Eurodvitius, yun yung nakikita ko dun, no? Right now, mukhang maglalaho yung expert natin, Sir Eman. Yeah, so maganda yung naging rotation ng Johid dun, no? Nakita nila mag-isa ang X-Borg na nagpa-farm, but they take advantage of that. So, 2-1. Yun. Tignan natin, Sir Eman, kung makakaulit yung ating Sun. Mukhang gusto niya naman makuha yung ating Blue Turtle. Top lane, nakabawi din ng Clint. We have Farsa. Now they're trying to contest Red Team, contest the Turtle, but yun pa rin, nakuha pa rin ng Sun ng Turtle. Magaling ang pinapakita nitong East Panda. Ibang klase mag-retry yung Sun natin. Mukhang hindi mananakawan to, Sir Eman, alagang-alaga. Tama ka dun, partner, no? Okay, bottom lane, tinatry harapin yung Aldous natin. Ito kailangan nilang bantayan na hindi makapag-lane sa mga minions para hindi tumaas yung damage niya kasi masakit din tong Aldous natin sa late game. We have 3 heroes at the bottom lane, they're trying to take down the X-Borg. Pero napakalakas ng damage ng X-Borg ngayon. But they take down the X-Borg nang nagawa pa rin nila because of the togetherness ng ating team Eurodvitius. Tatlo sila doon. Maganda ang kanilang ginawa doon. Medyo na late nang dating yung Farsa natin. If nakadating niya ng mas maaga, napaka tingin ko 3-0 yung matitake natin doon sa bottom lane. So yun na nga, partner, no, kung makikita natin unti-unti nang humahabol ang ating team Eurodvitius dito pagdating sa score, no, 5-4 na, no. 5-4 na tayo. Plus lamang pa sila sa torre. They already down the top turret of the Yeah, maganda ang rotation dito ng Johid kanina pa, no. But yeah, nasa team blue pa rin, nasa Arcapadas pa rin ang XP advantage. For this, I think bottom lane, Beatrix, mukhang 2 versus 1. Ay, grabe yung damage yung Beatrix natin, Sir Eman. Yeah, masyadong... Oh, we have Kupra. Pag naka-SS pa, Sir Eman. Umabol pa ang team ng... Kupra. Let's take down the Clint as well. We have the Sun. Masyadong malakas yung damage. Hindi papansinin yung torre natin. Buhay pa, Sir Eman. Buhay pa. Grabe yun. 3-4-2-3. Trying to take advantage ng ating Sun, but yun nga, mabilis makarecover ng health because of the light team. Ang Sun, Sir Eman, mukhang maglalaot itong Johid natin, nakatakas, may flicker pala yung Johid natin. So yun, maganda ang naging sagupaan nila doon, no? But yun pa rin, lamang pa rin ang Team Arcapadas here, lalo nung lumamang sila, no? So sa score natin is 10-6. Then they got the third turtle for the Sun, grabe. Kailangan mag-back ng Lunox natin, Sir Eman, for heroes. O, 3 heroes sa bottom lane. Ay, sa top lane. Tama, nagkamali ng nilalakaran ng Lunox ng team. Nanggigil yung Lunox natin, Sir Eman. Pinanggigil yung Sun. Right now, ngayon, no? So, they're trying to recover, regroup sa team Eurodvitius, no? Hindi muna sila nag-engage sa team fights, no? They're trying to get their gold muna. For their items. I think the best play dito or game plan for the red team is buy time for their YSS and their Aldous. Hayaan muna nilang maka-farm. Kasi pag-iisang suntok lang to sa Aldous natin, Sir Eman, kapag dumating tayo sa late game. Tama ka dyan. Malilang yung hero natin from the red team. So yun, makita nilang dalawa lang. Kukra, walang nahuli, but we have a Farsa. Sun! Sinisiga yung 3 heroes natin. Malalambot sila for the Sun. Kompleto sa buff. Saka magbaback yung red team natin. Ano huli yung Farsa natin, Sir Eman? Nakalipad. So maganda yung naging setup ng ating team Eurodvitius doon. They saw that 2 heroes lang ang nasa top lane. But they're 4 sila doon. So... Nakita mo yun, Sir Eman. Naglaho yung Sun natin doon sa Aldous. Ito na yung sinasabi ko na kapag nakaipon ng stacks tong Aldous, mahihirapan ng makarecover yung blue team dito. So, either maunahan nilang makaipon or wag nilang mapaipon yung Aldous or they have to finish the game ng early. Kasi sa late game, I think dehado sila dito. Tama ka lang, partner, no? Parang unti-unting, slowly but surely tong team Eurodvitius na
kumabol sa kalaban nila. Let's see kung mababawi ba ng Team Arcapadas ang momentum sa laban na ito. Okay, in terms of score, lamang yung core natin from the blue team against the red team, pero madaming assist naman yung ano natin, YSS natin from the red team. So tingin ko hindi naman siya naiiwan nung core from blue team. So another turtle four. Ay, no, third na pala. Third. Third na po third tayo. Ayan, so, nagka-clash. Dalawa na yung naglaho sa blue team natin, Sir Eman. Red team, YSS got the Lord. So, kailangan nilang i-capitalize to, Sir Eman. Oh, grabe yung damage nung Clint. Ayan, papasokin nila sa Torre. They have two heroes at the top. Kailangan mag-back ng Beatrix. So, pwedeng mag-clash dito. Di sila pwedeng maubos kasi may red, may Lord yung red team natin. Kailangan niyang mag-depth ng maigi sa mid lane. Tama ka dyan, partner. Naunti-unti na nakukuha ng Team Eurydithius ang momentum dito. So, I think they're trying to get the last tower. Kinakatok na, Sir Eman. Kinakatok na yung base ng blue team. They're trying to open up the mid lane, no? Para agad mabilis nang matapos ang laban. But they cannot try. They're not high damage enough, no? Ang pwede nilang gawin dito, Sir Eman, another way for them to at least recover, kailangan nila ng good set from the Kufra. Siguro kailangan nilang at least yung Clint and yung YSS mapaglaho nila kasi yun yung mataas yung damage output as of now. And alright. Yeah. Ititira nila yung Jones, yung ano, Johed. Kasi hindi kayang mag-def nun eh. Okay. Right now, no, napigilan ng Team Arcapadas ang Lord, but I think the Lord take down their tower on the top. So, sinusubukan kanina ng Team Eurydithius i-push din tong bottom lane. Lamang na lamang sa Torre yung red team natin, Sir Eman. We're 5-4-2 sa turrets. Tama ka dyan, partner, no? So Team Eurydithius are controlling the farm site sa ating Team Arcapadas, no? So, kailangan lang makakuha ng magandang kill dito ang Team Arcapadas para makabalik ang momentum sa kanila. No? Ayan na, Sir Eman. Pumasok na. They're trying to take down the red team. Two heroes down for the red team. Hinahabol yung ating Clint. Kailangan nilang mapatay ito. Take down D-San. Parsa natin. Medyo wrong move tayo doon. So, yun nga. Masyado nang malakas ang Clint. Ang lakas ng Clint natin. So, ayan, Aldous, parating na. Ready nang suntokin yung Beatrix natin. Maglalaho na siya. Yun nga. So, isang one-hit kill na lang yung Beatrix doon. Galit na galit si One Punch Man, Sir Eman. Tama ka dyan, no? So, let's see kung paano sasagutin ng Team Arcapadas itong disadvantage nila, no? The momentum is in the Team Eurydithius now, no? 16-16 ang score, but kung makita natin yung Torre, ang marami nang napush na Torre itong Team Eurydithius. Unti-unti na sila nakakabawi. Plus yung goal difference natin, Sir Eman, medyo lumalaki siya because of the turrets. Tapos basag na din yung mid lane, so kailangan mailayo ng blue team yung clash dun sa mid lane. Kasi kaya silang diretso yung ito. So yun nga, nakakuha ng isang pick up tong Team Arcapadas doon. So, may mag-isang hero. Lamang sila ngayon sa hero, Sir Eman. They have cleared the lanes. Kailangan nilang linisin to para makapush sila. Kailangan malinis nila yung mid lane natin para makabawi-bawi sila. Kasi kapag yung clash natin nangyari sa mid, kaya nang diretso yun to ng red team considering yung damage output ng mga heroes nila. Yan na, Lunox. So, nakatakas. Tinitingnan niya ang positioning ng blue team in that brief moment. Now, blue team is trying to, ayan, magsama-sama na sila ngayon. So, nakita nila tong Aldo sa mag-isa. They didn't catch it. Talagang sama-sama dito. Ang tawag nila dito, Sir Eman, ay yung Ube Strat. Ayan, abangan nila yung Lord. Very crucial tong Lord. As of now, kailangan nilang makuha to from the red team. Nahages yung ating Kufra. Pero may SS yung parsa natin. Sabi, wag kayong didikit sa mga kampi ko. Oh, ubus na yung buhay ng Kufra natin, sir. So, one down from the Team Arcapadas. Two down. So,
Okay, pero may immortality pala yun. Guys, already dead. Tan, tinubuhat yung mga kasama niya. Okay, 2 down for the red team. Natin, okay, ito na yung pan-punchman natin. Andito na naman, napakatigas na din ang armor nito. X-Borg again to the ulti. Wala din na yung... We have 2 heroes remaining for the blue team. Kailangan nilang i-def to. 2 heroes. So, 3 heroes alive for the red team. Naku, nabuhay pa. Nice one. So, yun. Masyado na rin malakas na. Unti-unti nakakabawi dito ang team Arcapalas, no? So, ang galing ng pinakita nila doon. Kailangan nilang maklear yung mga lanes, Sir Eman, kasi medyo malapit-lapit na and madaming buhay from the red team. 4 na heroes yung buhay. Pwede nilang i-take yung Lord dito kapag may napatay silang isang hero lang from the blue team. Hindi ito kayong i-contest malayo yung sun natin from the map. Pwede nilang i-take yung Lord. So right now, buhay na rin ang X-Borg for the team Arcapadas, no? They're Ayan. Trying to hold on dito sa kanilang lane. So yeah, now we're trying to contest the Lord, but medyo late na sila nakapunta sa Lord doon. Ayun yung advantage natin, Sir Eman. Ayun yung advantage ng YSS natin. Because of his ulti, alam niya na malayo pa yung mga hero, kaya tinake na nila yung Lord. Mabilis, no? So right now, they're trying to wait for the Lord sa team ng Eurydithius, no? At sasama na nila dahil enhanced Lord to. Medyo mataas ang defense nito. So they can use this as a shield to our to push to end this game na. Eh na, red team charging sa mid lane. Mukhang dederecho na nila to. Pag may nahuli silang isa dito, mahihirapan silang i-def. Eh na, pumasok na. Nayagis yung sun natin, Sir Eman. But we have a Farsa with the ulti, pero malayo, hindi umaabot yung SS niya. Lord is still alive. Yung X-Borg natin, mamamatay na. 2 heroes down for the blue team. Grabe naman yun. Yun. Walang namamatay sa red team, Sir Eman. Tama ka dun. So, masyado ng magandang damage. Basag team, na din nila. Dinasag team Arcapadas still holding on. Ayan na. I think this is the game. Red team trying to destroy the tower. So they're trying to keep holding on, but that's it for this team number 2 natin, no? Congratulations for the team Eurydithius for holding, getting this win, partner. Grabe yun. Grabe, hindi na talaga pinatagal. Mukhang hinahabol nila dito yung fast matches, Sir Eman. Taas kasi, sir, ang taas ng damage output nitong red team. Talagang mahihirapan yung blue team natin. Tama ka dun, partner, no? So, congratulations dun sa Aldros for winning the MVP. Okay.